gusto nyo ng patayan, Joaquin? Sige, ibibigay ko sa inyo yun ng tatay mo. Pero sisiguraduhin ko na makikipagpatayan sa inyo, hindi ako, kundi si Cardo. Alam mo, sir, mali tayo eh. Hindi hitman tong taong to. Siya pala yung hinahabol ng dalawang yan, ano? Ano kaya ang atraso niyan? Nung una, sila yung hinahabol. Bandang huli. Sila yung napatumba. Papa-enhance ko yung mukha nito. Che-check ko, baka may police record. May dala akong binagoongan para sa'yo. Uy, wow, sarap! Alam mo, Carmen, saktan di pa rin kami kumakain ng hapunan eh. Ay, para sa ating lahat naman. Ay, ganun ba? Huwag na pumibili ng kanin. Sa baba. Ay, sige, samahan ka na namin. Dito na namin lagay para sa'yo sa supa. Chip, bili lang kami ah. Ate Carmen, kayo na muna po. Bala kay Kuya Cardo ah. Oo naman. Sige po. Sige po. Bakit? 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 Naku, kailangan matignan yan. Tatawag lang ako ng nurse sa labas, ha? Sige, sige. Alam mo, sir? Parang namumukhaan ko tong taong to, eh. Eh, ang labo kaya. Eh, sir, kahit na. Yung hugis na mukha, oh. Yung... kung maalala kung saan ko nakita, eh. Eh? Eh, kung talagang pamilyar sa'yo, baka nahuli mo na to dati. Yun lang yun. Posible. Sir, fresh pa po ang sugat niyo. Huwag po muna kayong gagalaw. Miss, ako na lang. Nurse po ako. Anihin ka ngayon. Alam mo, mabuti ba? Ako na lang mag-aalaga sa'yo. Hindi ko kailangan na mag-aalaga sa akin. Kailangan mo. Carmen, ayaw na kitang abalahin pa. Niligtas mo ang buhay ko. Kahit kailan hindi ka magiging abala sa akin. Mabuti na lang at nakatakas si Diego sa mga pulis na yon. Kung hindi, malalaman ulit nila na buhay siya. Paano kung si Cardo makasalubong yung susunod? Kaya nga kailangan ko na mahuli yung hayop na yun. Pero paano? Sasalakay ulit yon at sigurado ako. Pero sa pagkakataong yon, hindi na siya makakatakas. Hilig-hilig mo talaga pahirapan yung sarili mo, no? Sir? Labo-labo yung mga tinitignan mo eh. Parang nakita ko na talaga tong lalaking to eh. O paano? Mauna na ako, ha? Ingat ako. Habol pa kasi ako sa gym, eh. Lola, ingat mo kayo. Kamusta naman po kami kay Cardo? Oo, Yoli! Yung mga dadaling ko sa ospital. Opo, opo. Ito na po. Eh, mahal yung basket. Ay, basket. Pakikuha na. Hindi pa nailagay sa basket. Ay, pasensya na po, Lola. Kap kasi kamalaglag yan. Ay, basket pa. Yan. Oo. Yan na po yan, Lola. Kap. Ay, Lola! Lola! Sila Cardo po, oh. Eh, ayun na, eh. Aba! Cardo! Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Lola, napakatigas ang ulo ng apo nyo. Nainit ako ko dun sa ospital eh. Iba ka, magpapapano ka? Pinayagan ka ba ng doktor na lumabas sa ospital? Eh, meron ba naman makakapagbawal dyan eh, kay Chip, Lola ka? Ay, no! Sabi ng apo eh, magagalit ko si Lola Flora sa inyo eh. La, eh, dito na ako magpapagaling sa bahay. Eh, magkakasakit lalo ako dun sa ospital eh. Opo, tsaka nagbili naman po yung doktor eh, na paglinis ng sugat ni Chip, yung tamang paghiga. Eh, kahit ka po yung tamang pagligo ni Chip, binili na eh. Ako po magpapaligo kay Kuya Cardo. Ito po yung reset ang gamot na kailangan niya pong inumin. Ako na po magpapainom sa kanyang gamot. Onyok, kaya ko sarili ko. Hindi mo ko kailangan alagaan pa. Ay, naku! Ang tigas ng ulo! Dad, don't worry. Walang nakuhang kahit anong impormasyon ang mga polis tungkol kay Diego. Joaquin, my son, tell me something that I don't know. Alam ko na lahat yan eh. I will keep my promises, Dad. I will deliver you Diego's dead body. Promise? How? Attention mo at ang time mo nakafocus kay Carmen. Labas na siya dito, Dad. Is there a problem? Nagka-problema lang sa opisina, Dad.
Diyos ko. Huwag naman ho sana. Pero paano nga kung tama si Cardo? Paano kung buhay nga si Diego sa hagon? At siya yung muntik ko nang mahuli kagabi. Walang hiya ka, Diego. Pareho lang tayo, walang yaba. Ano? Napunod mo na. Anong gusto mo? Yan. Yan dapat. Dapat? Tinatanong nyo kung anong gusto ko. Hindi na ako sinusunuran sa inyong magama. Akala mo ba magagamit sa korte yung confession video mo? Nagkakamali ka. Sabihin mo sa akin kung kanino mo pinadala yung video na yon. Oh, akala ko ba hindi ko magagamit? Ba't para nag-aalala ka? Magtutuos din tayo, Diego. Huwag kang mainip po, Kane. Mangyayari din yan. Diego! 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 We have been waiting for this moment. Chip, pahinga ka muna, ha? Kahit teka yung gamit mo. Ako na po magpapainom sa inyong gamot, ha? Yan, putapan niyo ko. Hello, sir. Nakauwi na ako ng bahay. Bukas ako mag-report na ako sa inyo. Ayang ka na naman. Magpagaling ka na muna. Wala akong gagawin dito sa bahay. Mainip lang ako. Sa isang linggo ka na lang pumasok para siguradong magaling na yung sugat mo. Sir. That's an order. Dalisay. Thank you. Ang tigas talaga ng ulo ng Cardo niyan. Baka ho kung hindi siya ganun, baka hindi pa ho ako nahanap. Sabagay. Tama ka dyan. Lo, kailangan ko pa ho ba talaga magpatingin sa psychologist? O, tingin niyo ito, sir. Isa pang matigas ang ulo. Sir, pagsabihan niyo nga ito. I have to insist, Carmen. Hindi lang standard operating procedure yan, pero para din sa ikabubuti mo, dumanga sa isang matinding trauma. Sir, kasama ko naman na ho ang pamilya ko. Okay na ho ako. Sabi ko na yun, sir. Talagang matigas ang ulo nitong Carmen. Carmen, that's an order. Sir, nahanap na ho ba yung bumaril kay Cardo? Wala pa nga eh. Pasensya na po talaga. Wala ho akong maitulong sa inyo. Nakita ko ho siya, pero hindi ko ho talaga maalala yung mukha niya. Baka po pag nakita ko ulit. Di bali na muna yan. Huwag mo na muna ang problemahin ngayon yan. Mahahanap din natin yung taong yan. Kuya, buti na lang pinilit mo ako makipag-usap kay Doktor. Ang laki nang natulong niya sa akin. Ay, ikaw lang eh. Ayaw maniwala sa akin. Diba sinabi ko sa'yo kailangan mo yan? Oo nga pala, kapatid ko, si Kuya Billy. Kamusta kayo? Sir, alam niyo po ba, hangang-hanga talaga kami sa kapatid ninyo. Kasi lahat kami nawawala na ng pag-asa. Siya yung dahilan kung bakit may lakas ng loob kami. Kung wala si Carmen, malamang wala na rin kami dito ngayon. Kaya Carmen, maraming salamat ah. Ano ka ba? Hindi dapat kayo sa akin magpasalamat. Sabay ako, si Cardo. Siya talaga yung gumawa ng paraan para makaligtas tayo. Eh, Carmen, baka pwede naman namin makausap ang bayaw mo. Gusto sana namin magpasalamat ng personal sa kanya. O nga, Carmen, grabe yung utang na loob namin sa kanya. Oo, sige. Tamang-tama, kakalabas nila sa ospital. Oh, Joaquin. Ito yung session mo with our psychologist? Oo, tapos na. Ah, Joaquin, oo nga pala, ito yung mga kasama kong nabiktima sa kasat. Isa siya sa mga tumulong sa inyo. Sir, maraming salamat sa ginawa ninyo. Sir, kung hindi dahil sa inyo, hindi po kami makakabalik sa mga pamilya namin. Sige, tara na. Pumunta na tayo kay Ricardo. Kuya, mauna na ko ah. Sige, sir. Atin ko na kayo sa labas. Sige. Okay, ingat ka ha. Ingat.
Sarah, sila ho yung mga kasama ko sa kasa. Gusto daw po sana nalang pasalamat kay Cardo. Ay, naku. Salamat naman. Naalala niyo yung dalawin ng apo ko. Dumaan lang po kami para magpasalamat sana kay Officer Dalisay. Sandali lang, ha? Maupo kayo. Magbaryanda muna kayo. Salamat po. Oh, Carmen, bahala ka na muna sa kanila. Sige, wala. Sige. Ah, sige, buo kayo mga binibini. Buo kayo. Kain tayong pinatog, oh. Walang nagawa. Ah, you're welcome, baby. Ay, ano? Binibini. Kasi kung masasabihan niyo lang kung gusto niyo pa. Ay, lagi naman ako masipag, ha? Hindi kaya! Palabiro yung bata. Ay, sandali lang. Lalabas na siya. Chief. Sir. Cardo, gusto sana nilang magpasalamat sa'yo. Sir, maraming salamat po talaga. Sir, yung buong akala po namin, hindi na namin makikita yung mga pamilya namin. Salamat po talaga. Napakalaking utang na loob po namin sa inyo. Sus! Wala yun! Kuya Cardo ko pa! Yun nga eh. Napakadelikado po nung ginawa niyo. Pinawis niyo po yung buhay niyo para lang mailigtas kami. Ginawa ko lang naman yung tungkulin ko. Lola, siguro po proud na proud po kayo sa apo ninyo. Tingin naman pala sa'yo ng ibang mga babae, tagapagligtas eh. Pero hindi si Carmen. Anong hindi? Tumatanaw din siya ng utang ng loob sa'yo. Tsaka di ba dapat, Joaquin, si Diego muna inuunan mo ngayon? Tumawag na ba ulit siya sa'yo? Ano ba talagang kailangan sa'yo ni Diego? Siguro gustong mam-blackmail ang mga paghiganti ngayon. Pero hindi na importante sa akin kung anong kailangan sa akin. Dahil sisiguraduhin ko, kapag nakita kami ang gabi, ito na ang paligid. Matutuwa ka sa sorpresa ko mamaya sa iyo, Joaquin. Hi. Pasok na ako. Nay. Anak, dadalaw ka ba kay Cardo sa ospital mamaya? Oo, Nay. Pagkatapos ko ng duty ko. Ibigay mo ito kay Cardo, ha? Sabihin mo, pasensya na hindi kami nakadalaw kahapon. Bukas, no? Yeah. O, anak. Ba't ang hama-hama ng mukha mo? Iligtas na naman si Cardo sa panganib, di ba? Eh, Tay. Paano naman maliligtas si Cardo sa panganib? Hindi pa po nahuhuli yung bumaril sa kanya. Hindi ba may bantay? Ay, nako. Huwag kang mag-alala, anak. Mahuhuli rin kung sino gumawa kay Cardo nun. Mahuhuli talaga yun, Tay. Kasi hindi ako titigil. Hanggang di ko nalalaman kung sino yung taong gustong pumatay sa kanya. Paano kung ang taong bumaril kay Cardo ay si Diego sa hagod? Lasa, susunod ko na lang ho dadalhin si Junior, ha? Oh, pati si Ryan, isama mo. Sige ho. Cardo, magpagaling ka, ha? Baka mag-alala si Lola sa'yo pag nagpumilit kang pumasok sa trabaho. Salamat, Carmen. La, ihatid ko na ho sila sa baba. Eh, Chief, sana ko. Sama rin po ako, Kuya Cardo. Maraming salamat sa pagdalaw niyo sa apo ko, ha? Maraming salamat din po. Sige, hala. Ay, sasama pala kami. Lalakap sila po. Panyo. Oy, Benny! Umakit ka rito. Tumulong ka dito. Halika na dito, mahal. Magligpit ng plato, oh. Lalakap. Paano po yan? Ibabalik niyo po si Cardo sa ospital? Mahal? Ano naman gusto mong gawin ni Lola ka? Kakalig ka rin si Cardo pabalik sa ospital? Hindi ko naman siya mapipilit. At saka, siguro hindi naman siya papayagan ng mga doktor kung hindi pa siya ligtas. Dito na lang natin siya alagaan. Sa bagay po. Sige. Ingat kayo. Wow, Chips. Sobra swerte mo talaga. Ang dami mong patch para kang rockstar eh. Lahat sila tagapagligtas ang tingin sa'yo. Papuro babae pa, yayay. Benny, ang importante, ligtas na sila sa panganib. Ayaw kaya. Kailan kaya ako makapagligtas ng puro girls? Benny, kaya ka na naman eh. Lumalabas na naman ito tong kulay mo eh. Kuya Benny naman eh. Kapon ka pa po eh. Kuya Cardo, lahat ng nurse dun sa hospital pinupormahan niya. Sandali ka na naman at susumbong ka na naman eh. Kaya halika nga dito. Kinausap ko lang.
Chip, may humahabol pa. May humahabol pa, may humahabol pa. Parang beauty queen, natangkad. Si Chip, pakilala mo ako. Pakilala mo kaya niya. Chip, Chip. Sira. Si Apple yan. Yan yung tumulong sa akin sa mission ko. Apple! Be, kumusta ka na? Kumusta ka na? Ay, sorry! Anong ginagawa mo rito? Ay, siyempre, kukumustahin kita. Ayos lang. Medyo pagaling na rin. Pakilala mo ko. Buti naman. Hindi na ako para sa'yo. Masarap yun sa kape. Salamat, taga-bala ka pa. Ano mo? Ikaw ba? Siyempre, ikaw ang best ko. Ano ka ba? Chip, akin na. Chip, akin na yan. Chip, akin na yan. Ah, Apple, si Benny nga pala, saka si Onyo. Hi, Apple. How are you? Hi. Ano yan, Chip? Chip, akin na yan. Chip. Oo, oh, yan. Huh? Yung iyo na yan, pwedeng-pwede yan. Dalaga pa yan. Nice. Naku, Apple. Maraming salamat, ha? Kung hindi dahil sa'yo. Oo, kung hindi dahil sa'yo, wala si Paloma. The best ka. Ay. Sino po? Ah, si Apple. Ang tumulong sa Kuya Cardo mo na mailigtas si Ate Carmen mo. Thank you po. Ben, sorry nga ngayon lang ako nakapasyal dito. Naiya kasi ako eh. Bakit naman naiya? Ay, kasi naman, Pe. Pag nandito ka, Cardo, brusko-brusko, sino mag-aakala naman na meron kang kaibigan na kagayo? Apple, hindi ako namimili ng kaibigan. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo eh. Dahil tinulungan mo ako na hindi ka naghihintay ng kahit anumang kapalit. Pakta talaga, Ben. Bait-bait mo talaga. Pero ha, sa susunod mong mission, huwag mo kakalimutan, nandito lang ako. Kailangan mo ng transformation. Basta kahit ano ba'y gagawin ko, matulungan lang kita. Ay! Nako, Apple! Ito, oh. Kailangan mo makeover to, oh. Yan, oh, yan. Ay, o nga pala, Miss Apple. Alam ko, kahawi ko na siya, pero baka pwede mo akong gawin kakambal ni James. What? Benny, hindi makeup artist ang kailangan mo. Doktor. Salamat, ha. May pakikiusap sana ako sa inyong lahat. Umaari sana sa atin na lang yung tungkol kay Paloma. Para maprotektahan ko yung trabaho ko. Makakaasa ka, partner. Bagong partner na naman po. Ang dami niya lang pong partner, ah. Joke. Kahit marami akong partner, iba ka. Dahil sa lahat ng partner ko, ikaw ang pinakapaborito ko. Gusto ko yan, ah. La, nakauwi na ho si Cardo? Oo. Ay, nako, Glenn. Alam mo naman yung kaibigan mo. Basta ginusto niya, gagawin niya. Ako, yan talaga si Pards. Sige, hula. Ayos lang ho ba kung sa inyo na ako dediretso? O, sige. Dito ka na tuloy maghapunan. Iintayin ka namin, ha? Salamat, ho. Ikaw nga ba talaga to, Diego? Paano kung mali ako? Baka lalo lang ako makagulo kay Cardo at sa pamilya niya. Kailangan ko pa ng mas matibay na prueba. Hindi ko muna dapat tupalam kay Cardo hanggat di pa ako nakakasiguro. Handa na ako sa'yo, Diego. Easy ka lang, Joaquin. Ang gusto ko lang naman ay mag-uusap tayo. Huwag mo kong gawing tanga. Anong ginagawang tanga? Nakalimutan mo na ba? Ako ang ginawa niyong tanga. Di ba dapat ipapaligpit niyo na ako ng ama mo? Pero nabuking ko lang kayo. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Una, huwag kang magdadala ng respa. Tayong dalawa lang dapat ang magka-date, ha? Kasi kung hindi, yung video na yon, ipapadala ko kay Ricardo. At alam mo naman siya kung paano siya mag-urmentado, di ba? Anong kailangan mo? Pera? Basta, Joaquin. Malalaman mo rin mamaya sa date natin. Kikita tayo mamaya, ating gabi. Sa Kaluokan. Dino, ihanda mo yung mga tao. Hola? Glenn. Aba! Glenn! Ako, Glenn, kanina pa kita hinihintay. Ba't ngayon ka lang? Pasensya na, Lola. Ang dami kong tinapos pa sa presinto. Pag... Apple! Basta. Okay lang. Ito nga pala, ho. Pulburon. Pinabibigay po ni nanay tsaka ni tatay. Maraming salamat. Pulburon na si Glenn! Paboritong po yan!
Oo, to. Si Ina. Apart, si nanay tsaka si tatay, dapat dadalawin ka. Eh, kaya lang, takas ka kasi ng takas eh. Sabi lang kalaman nanding sa kakaring lolit. Dito na ako nagpapagaling sa bahay. Bakit kasi? Eh, dun sa ospital, oh. Meron ka pang bantay na pulis. Meron mo kailangan ng bantay. Saka, pulis naman ako. Eh, di mabantayan ko sarili ko. Yan ka na naman eh. Ay! Babaan mo ng konti yung concern, Mars. Medyo halata. Hoy, nag-aalala lang ako, Paul. Sige na! Alala ka dyan. Lola, thank you po sa dinner. Naku, salamat sa pagdalaw mo, ha? Walang ano man po. Be, huwag mong kakalimutin yung mga gamot. Drink lots of water, okay? Apol, maraming salamat ulit, ha? Walang ano man, be. Basta ikaw. At ikaw naman, alagaan mo best friend natin, okay? At saka kung gusto niyong paribahan ng bagets, tawagan niyo lang ako. Apo! Wala. Bye! Goodbye, Miss Apple. Bye! Parts, ayos lang. Huwag mo na ako i-entend. Ano ka ba? Parts, may problema ba? Kanina ka pa parang may gusto sabihin eh. Ayoko sana sabihin sa'yo eh. Kasi hindi pa naman ako sigurado. Kaya lang, pakiramdam ko kasi kailangan mo rin malaman eh. Diego ba to? May barilan. Responde kami. Tapos, ang nabutan namin doon, dalawang bangkay ng lalaki na lang. Pero nakuhanan sa CCTV yung barilan. Yung isa, nakatakas. Ang ibig sabihin, siya pumatay doon sa dalawang tao. Noong una, siya yung hinahabol eh. Pero bandang huli, siya yung nakabaril doon sa dalawa. Parts, naabutan pa nga namin yan ni Rigor. Kaya lang sa sobrang dilim, hindi ko talaga mamukhaan eh. Nabaril ko pa yan, nadaplisan ko. Nakipaghabulan pa sa amin. Parts, itutuloy ko yung pag-iimbestiga dyan sa kasong yan. Sisiguraduhin ko na si Diego yan. Parts, kung si Diego buhay, siguro magdoble ingat ka na lang. Dahil baka siya rin pala yung taong pumatay sa'yo. Ricardo. Diego? Mabuti naman, naalala mo pa ako. Hindi kita makakalimutang hayop ka. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Sinasabi ko na nga ba't buhay ka pa? Tama naman ang hinala mo. Buhay pa nga ako. Pero may pagpakamali ka, Ricardo. Gusto mo bang malaman kung sino ang tunay na pumatay sa kapatid mo? Magkita tayo mamaya, ating gabi. Hello? Hello, Diego! Hello, Diego!